aking pinagmamalaki na isang puno lamang pero hitik ng bunga ng papaya na napakinabangan na namin. Ilang beses na po kaming nagulay dyan. Kailangan mong maanghang, sausawan, manakakaani na kami ng bunga ng sili. Mga talong ko, namumunga na. Ang dami-dami po ng bunga. Nakakaani po kami kung gusto naming kumain ng sariwang kamatis. Ayan lang po, pang sahog, nandyan lang. Pwede yun anihin. Yan. Kahit araw-araw sa Ilonggo, pwede na maglaswa. Hello, kaplantito, kaplantita. Magandang araw po muli sa inyo. Matagal-tagal po na hindi po tayo nagkita at hindi tayo nakapag-video. Dahil po doon sa rooftop gardening natin ay binabagyo sa mga panahon na to. So, dito ako sa Bulacan, sa bahay ng anak ko, nagpatuloy ng gardening dahil dito sa lupa, ang backyard urban gardening ay aking dinevelop. Ito ngayon po, introduce ko sa inyo. Dito ako nagsimula noong May, June, July. Ngayon po ay nag-aani na po ako. Marami na po ako napakinabangan sa mga tanim ko. Tulad nito, ayan po, ang mga talong ko, namumunga na. Ang dami-dami po ng bunga. Ang aking backyard urban gardening ay pakunti-kunti lamang. Dahil wala po akong space na pagtataniman. No? So, mga ilang puno lang yan. 12 puno. Pero hitik na hitik sila sa bunga. Ayan. At ang dami-dami pang bulaklak. Doon po, may lugbate. Sapagkat po, kailangan ko natin. Ang mga green leafy vegetable. Then, ang mga pang-asim ko. Ayan. Ang alugbate. Ng green. And then, may papaya din po ako na 12 puno. Mula dito hanggang doon. 12 yan. Mayroon din akong isang yan na napakinabangan ko na. Hintayin lang po ninyo, ipapakita po yan sa inyo. Yan. Then, ito po ang saluyot. Noong May lang ako nagsisimula, pero araw-araw, nag-aani na po ako. Pag gusto na ako sa mga green leafy vegetable, yan, talbos ng kamote. Yan, mga iyan, binili ko lang sa palengke. Tapos, tinusok ko lang dyan. Ayan na po sila. Pwede po tayong bumili ng mga 15 pesos. Magkaparami na po tayo ng katulad niyan, kadami. Hindi po ako nauubusan. Ang tataba po nila, no? Ayan. Then, mga spinach yan. Dahil marami ng hihingi dito sa akin ng ma'am, patubuan mo po kami ng ganyan. Magkaroon kami ng ganyan dahil sabi nila masarap daw yan. O, sige. At pabubungahin natin. At padanabihin natin. Ayan po ang mga okra na naglalakihan. Dahil hindi po natin maubos. Kung minsan, nagugulang. Pero yan, pwede yan anihin. Yan. Kahit araw-araw sa Ilonggo, pwede na maglaswa. Kahit man lang maliit na hipon, ang sahog ay napakasarap na. Ayan ang okra. Then, dito po, may mga ilang talong na rin ako dito na 6, yung bilog na talong. No? Ayan, pag naglakihan yan, pag namunga yan, napakasarap, matamis na manamis na rin. Ito po yung mga kamatis na galing pa po sa Saudi Arabia na binigay ng ating manugang ang buto. At sa ngayon, may nagsisimula na pong mamumulaklak. Ayan po, na nagsisimula na po silang mamumulaklak. Titingnan ko dahil malalaki daw nito ang kanyang bunga. Titingnan natin. Pag namunga yan, makikita po muli ninyo yan sa video. Yan. And then, nagsisimula na rin ako ng paghahanda ng aking lupa para sa pichay at saka mustasa and then labanos. Itong hilerang ito. Ayan. Ibinibilad ko po muna sila sa araw para lalong gaganda ang lupa. Mawala yung mga mikrobyong namiminsala sa ating mga halaman, no? And then, ayan din, may sitaw na rin po ako. Ginagawa ko minsan na sisimulan ko na ang paggawa ng balag nila. Ayan. Hanggang dyan po. Then, lilipat naman po tayo dito sa may bandang kabila.
Dito po sa kabilang wings na ito. Ito po ang bataw, patani. Yan, ginawa ko sila ng balag. Alam niyo po, diskarte na lang po mga sanga ng aratilis. Ayan lang po, dahil wala po akong materyales. At ang mga materyales ko po, hindi ko nabibili. Nagdadampot-dampot lang po muna mga kahoy. Plastic straw lang po. And then, taniman ng kamuti sa ibaba. Ang kamuti po, galing sa palengke na kinakain. So, pinatubo ko po yan. And then, nagkaroon ng talbos. Tinanim ko dyan. Ayan na po. Ang puting kamuti. Kamuti. And then, dito po. Kulang kamuti ito. Yan. Magkakalaman yan after 3 months. Sana ngayon, 2 buwan pa lang sila. 3 buwan, magkaroon na ng laman. Ito po, ang mga sigarilyas. Yan o. Yan. Yabong-yabong po, no? Muntik na itong matumba ng bagyo. Pero naagapan ko po, tinali ko pa sila dito. Hindi na po yan basta-basta mabubuwal. Yan hanggang dyan lang. And then, ito po, talbos ng kamuting pula. Then, padadamihin natin yan. And then, doon, sitaw. Dati kong sitaw dyan, tumba-tumba dahil sa sobrang bigat, maraming bunga. No? So, panibagong pananim naman yan. Ito po, ang aking mga sili na labuyo. Maliliit pa lamang po. Oh, may mga bunga na sila. Oh. Ang liliit pa lamang. Oh. Ituturo ko po sa inyo ang sikreto niyan. Kung paano mamumunga yan. Kung bakit namumunga sila ng kaliit-liit nila. Pero ang dami ng bunga. So, mga 1 buwan at kalahati pa lang yan. Pero may mga bunga na. And then, pasok po tayo dito. Dito sa loob, andito po yung aking bagong tanim na gabi. Ayan po. Ayan. Iba-ibang klaseng gabi yan. Padadamihin ko yan. Naghahawa na ako dun sa kabila. Sa harap ng bahay. At magsisimula ng magkaroon ng maraming gabi yan sa tapat ng bahay ko. Ito po ang aking kangkungan, no? Oh? Kahit 5-6 na stem, araw-araw mong kukuhanan, ay hindi ka mauubusan. Meron pa po kami doon sa loob ng bakod ng bahay. Halik po kayo, ipapakita ko po sa inyo. Andito po. Sa lakas ng hangin o na maraming na kulang sa balag. Ayan o. Patani po yan. Ito po ang aking pinagmamalaki na 1 puno lamang pero hitik ng bunga ng papaya na napakinabangan na namin. Ilang beses na po kaming nagulay dyan. And then, ito po. May sili. Kailangan mong maanghang sa usawan. Manakakaani na kami ng bunga ng sili. At ito ang balag ng ating papaya. Ay, ang balag ng aking ampalaya. No? 2 beses na pong tanim yan. Pero marami na pa akong napakinabangan dyan. Ito po ay mayroon akong 3 puno dito. At namatay na yung 3. May 1 na lang na tira. Pero nakakaani po kami kung gusto naming kumain ng sariwang kamatis. Ayan lang po. Pasahog, nandyan lang. Pwede na po siyang pitasin. No? At itong pangalawang bunga ng aking mga ampalaya. Oh? Yan. So, 2 araw pa siguro pwede nang anihin to. And then, may tanglad. Mayroon tayong malunggay. At mayroon tayong kalabasa. Ayan. So, ayun mga kaplantito kaplantita, nakita po ninyo kung paano ko po sinasagawa yung aking backyard urban gardening. So, pwede po kayong gumaya ng sa ganun ay mapakinabangan ninyo kaagad yung mga gulay na iyon. 2 to 3 months, pwede na pong kayong may gulay. So, hanggang sa muli po, mga kaplantito kaplantita, huwag po kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!